For today's video is i-discuss or i-share ko na yung tips kung paano ako nakuha ng Pag-ibig housing loan at the age of 24 years old. Yun, so yun, kung napanood niyo yung last video ko regarding sa two types ng Pag-ibig housing loan, so marami tayong mga na-point doon at mga natutunan. So sana keep on watching pa rin para po ma-share ko naman sa inyo yung tips para naman makakuha tayo ng housing loan sa Pag-ibig. So kung bago ka sa aking YouTube channel, so please click subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong updates sa video. And if you subscribe to my channel, I promise to make you entertained. So, let's go! Let's go! Yan, so magandang hapon po sa aking mga subscriber at sa mga magsusubscribe pa lang. So, eto na po yung matagal nang tinatanong sa akin kung paano ako nakakuha ng housing loan at anong proseso ng pagkuha ng bahay through Pag-ibig. So, yan. Tulad ng mga last video ko, dinidakedown ko siya sa isang tickler, sa isang logbook, yung mga natatandaan ko or yung mga ginawa ko nung kumuha ko ng Pag-ibig housing loan. Pero this time, inano ko na lang siya, tinype ko na lang siya sa phone para medyo ano na tayo, high-tech. Yun, so inilagay ko na siya. So, para po sa mga nagtatanong, meron po tayong 5 steps para makakuha ng Pag-ibig, anong Pag-ibig ng bahay under Pag-ibig, under the Development Assistant Account ng Pag-ibig. So, let's go! Ituturo ko na sa inyo at isishare ko na itong tips na to. Okay, so marami po sa atin yung nagtatanong, natatakot, nasimula na baka hindi natin kaya, baka mahal, baka ganyan, baka hindi kaya ng requirements ko, ganun-ganun. So, paano natin po malalaman kaya natin kung hindi pa natin sinisimulan or hindi pa natin na alam kung ano-ano ba talaga yung requirements. So, ngayon, lahat yon is didiscuss natin or isishare ko sa inyo yung tips. Okay, so for step one, lahat naman is ganito yung nangyayari. For step 1, reservation. Step 1, reservation. Yun. Usually po, ay marami tayong makikita ng house and lot advertisement sa online. Just make sure lang po na we are transacting with licensed real estate broker agent under RESA. What is RESA? It's Real Estate Service Act. Yun. So sila yung mga legit or yung mga totoong nagbebenta or nag-a-account ng mga bahay. So, para sa mga gustong kumuha, wag lang basta-basta maniniwala sa online kasi napakadami nang nag-post regarding dyan sa mga house and lot. So, kailangan kapag ka nakikipag-transa kayo sa mga agent is yung alam nyo ano siya, legit or alam nyo talagang nag-work siya dun sa company or sa developer na yun. Okay, next. Agent are mandated to practice real estate selling. Yun. Doon pa lang naman makikita nyo na kung mali yung ano, yung mali yung, or parang hindi niya alam yung dinidiscuss niya, hindi masagot yung mga tanong nyo. So, baka nasa maling agent kayo. Kaya dapat, maging mapanuri din tayo ha, hindi porket na gusto na natin makakuha ng bahay, kanina na lang tayo nagtatanong. Okay, magpa-schedule po tayo ng actual site visit or popularly known as tripping. Kailangan lagi mag-start tayo or magpapaschedule tayo ng tripping. Ano ba yung tripping? So, yung tripping, ano yun, pupunta kayo dun sa mismong subdivision and dun sa mismong subdivision naman po is iti-check nyo yung unit or papakita sa inyo yung mga lugar na available pa or vacant pa na pwede pa nilang ibenta or pwede nyo pang tignan. So, meron tayong tinatawag sa mga developer na yan na semi-complete, complete, tsaka yung model house or yung make-up house. Yun. So, yung semi-complete, yun yung meron na siyang CR, meron na siyang complete naman. Ay, ano tawag dito? Sorry. Semi-complete, parang ano siya, bibigyan naman sa'yo ng buong bahay, pero yung CR lang yung may tiles. Pero yung dining mo, yung taas mo, yung mga hagdan mo, wala pa siyang tiles. Ibig sabihin, semi-complete na siya. Pwede bang ikaw yung magpaganda. For complete naman, lahat yun okay na. May tiles, may cabinet na,
may cabinet na yung taas mo, may cabinet na yung kitchen mo, tapos yung ano mo, yung kwarto mo, meron na rin siyang division, meron rin siyang division. Yun, so para makita mo yung lahat at para makapagtanong ka ng actual regarding sa proseso, computation ng kukunin mong bahay. Yun. Once we have all the information na kailangan natin, kung gusto natin ang bahay o hindi, if gusto na natin talaga siya, the very first thing to do is reservation of unit. Okay, mahalaga ito. Kung meron tayong gustong-gustong lugar sa subdivision at para hindi tayo maunahan ng iba na mapili ang block and lot na gusto natin. Yun, so question number one, ano ang mga documents na kailangan sa reservation? Yun. Sorry, medyo nangangat yung ilong ko. Yun. Yan, meron tayong 3 na need para sa reservation. One is 1 month latest payslip. Latest job contract naman para sa mga OFW natin, ng mga kabayan nating OFW. Second, copy of company ID and copy of any government ID. So, alam niyo naman yung mga government ID, SSS, TIN, PRC, passport, IUMI, driver's license. Yon. Yan. So, yun yung mga pupipilian natin ha. Ulitin natin. 1 month latest payslip, 2 company ID, and 3 government ID. Again, isa pa sa mga requirements ang latest payslip para makita ng developer if pasok po tayo sa required income. Paano kung hindi tayo pumasok sa required income? Pwede pa rin. Huwag yung panghinaan ng loob. Pwede pa rin tayo makakuha ng unit, provider, meron tayong co-borrower which is pwede at nating kabiyak na working din. Ibig sabihin ng co-borrower, for example ako, hindi ko kayang bayaran or dun sa bracket ng payslip ko. For example, may bracket kasi yun eh. For 1.5M, parang ang bracket dapat ng payslip ko is 30 up gross income mo monthly. So kapag hindi 30 up yung gross mo, pwede kang ma-decline or yun nga, yung second option is to get co-borrower. Yung co-borrower, dapat 30 plus yung sahod na pwedeng tumulong sa'yo by name lang naman. Kasi ikaw pa rin naman magbabayad na tumulong sa'yo para ma-process yung mga documents mo. Pero parang tutulungan ka lang niya by name. Kaso nga, yun lang ang mahirap kapag may co-borrower. Dalawa kayo na kapangalan. Hindi mo sariling pangalan yung nakalagay dun sa bahay. So, pagdating naman ng panahon, kung gusto mo talaga siyang makuha, pwede mo ipalipat. Kaso medyo madaming process yun kapag pinalipat mo din siya. Yun. Combined income po ang gagawin para pumasok tayo dun sa income requirements. Yun nga, nasabi ko nga kanina, mas maganda kung 30 plus na agad yung sahod niya. Pero kunwari, ikaw is 25 yung sahod mo. Pero siya, parang 20 lang din. Hindi rin umabot sa 30. Pwede na rin. Basta i-combine yung salary nyo. Para mabuo natin yung salary bracket na kailangan ni pag-ibig. Yun. So, isa pang option ay lakihan na ang ating down payment para mas malaki ang ating loan or utang kay pag-ibig. Ito naman po mga IDs para masigurado na tama ang pangalan, spelling, na ilalagay sa housing documents natin. For OFW naman, kailangan po na may time siya at kaya niyang makapunta sa Philippine Embassy kung saang bansa po siya naroon. Lahat po kasi ng OFW kumukuha ng bahay ay kailangan ng execute ng SPA form. Yun, so para dun sa SPA form, sabihin ko na lang siya later or gagawa ko siya ng ibang vlog para po sa mga OFW na gustong kumuha ng bahay. Yun, step 2, nasa step 2 na tayo ha. Basta tandaan yung step 1 natin is reservation. And then din yung mga list of documents or requirements na kailangan natin. Copy of payslip, copy of company ID, and copy of government ID. Okay, step 2, monthly equity or down payment. Standard po sa lahat ng developer, 1 month after our unit reservation ay magsisimula na ang ating buwan ng pagbabayad ng equity or down payment. Usually po, karamihan ay kailangan mag-issue ng check ng buyer sa developer para dito. Example, 2 years to pay ang ating equity. Then kailangan natin mag-issue ng 24 post-dated check sa developer.
So, question. Paano kung wala akong account sa bank or wala akong post-dated check? Huwag pong mag-worry. Kasi halos lahat ng kumukuha ng bahay or tulad ko, na kumukuha ng bahay, tinutulungan tayo ni developer or nagbibigay siya ng referral sa mga banko, nabigyan tayo ng checking account para hindi tayo mahirapang kumuha ng checking. Yun ha, so huwag mag-worry kung wala tayong checking account, makakakuha pa rin tayo ng bahay. Itutulungan tayo ng developer na magkaroon ng referral at mapadali ang pagkuha natin ng checking account sa banko. Okay, step 3. Submission at documents. Usually, basic po ang mga documents na hinihintay pag-ibig. Development para sa kanilang mga client. Yon, kasama pa rin si 1-month latest payslip, copy of company ID, copy of government ID, 4. Birth certificate, marriage contract if you are married, ITR, certificate of employment compensation, billing address, kahit hindi po ito nakapangalan sa atin, okay lang, basta yun yung address mo nung hindi ka pa nakatira dun sa bahay na binibili mo. Address mo, for example, ako, nakatira ako sa Marimel dati, yung address ko dati, kahit na hindi sa akin nakapangalan. Yun yung MSBS, sa pag-ibig po yung kinukuha, for po yun ng pag-ibig. Dito, malalaman if may existing loan ng buyer na hindi nabayaran at kung meron siyang minimum requirements na 24 months contribution. Yun ha, isa pang requirements yun. Yung MSBS, nandun po kasi yung makikita, yung breakdown kung talagang pasok tayo sa required 24 months contribution ng pag-ibig. Or may existing loan pa ba tayo na hindi natin nabayaran. Yun, pero take note, huwag kayong malungkot kung may existing loan kayo kasi magkaiba yung salary loan at housing loan. Pagka may salary loan ka at continue mo naman siya nababayaran, hindi naaapektuhan yung housing loan natin. Maapektuhan lang ito, for example, matagal mong hindi nabayaran yung salary loan na parang tumagal na yung years, hindi mo pa rin siya nababayaran. Okay, next, step 4. Attend pag-ibig seminar. Isa po ito sa requirement ni pag-ibig. Na actual na pag-attend ni buyer sa seminar sa kanila. Gusto po kasing makita ni pag-ibig at makausap ng actual ang kumuha sa kanilang bahay. Napakahalaga rin ito para sa mga kumukuha dahil ipinapaliwanag ni pag-ibig ang kanilang policy lalo na kung hindi tayo makapagbayad ng kulog. Isa lang po ang masasabi ko. Very considerate po ang pag-ibig basta makapag-usap lang tayo ng maayos sa kanila. Yan. For some reason, like nawalan ka ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya, kaya hindi nahulugan ating bahay, kailan ba kukunin ng pag-ibig ang ating unit? Oops, alamin natin yan sa seminar. Kaya kailangan natin talaga pumunta ng mga seminar. After nito, usually, ang next ay may tatawag na sa atin si developer. Para papiramahin na tayo ng makapal na documents galing sa pag-ibig. So, apakadami nun. Talaga, isa-isa mo na at the same time, kailangan yung sign mo sa una, yun yung sign mo hanggang dulo. Or yung sign mo na nasa ID, yun yung sign mo sa pag-ibig. Kapag makapirma na tayo, lahat, dahil sa pinapapirma, at nalalapit na ang ating pangarap na bahay. Kasi, ang next na tawag na po sa atin ng developer ay para sa ating loan takeout na means ay approve na ang ating housing loan. So yun, after nating pirmahan yung notice of approval or NOA, yan, in mga 5 to 10 days, tatawagan na tayo ni pag-ibig para sabihin na take out na ang ating bahay at approve na ang housing loan natin sa pag-ibig. Yun, so, yun na ha, malapit na tayo sa mga ano natin. So, what is last step or yung fifth step natin? Yan, yun yung punch list team. Kapag tinawagan na tayo ni developer na approve ng ating loan, ang susunod pong activity ay punch list team. What is punch list team? Dito po, initially, pinapabisit po tayo ni developer dun sa ating unit to inspect. Kasi titingnan natin yung kable ng kuryente, kung okay ba. Kasi hindi tayo pwede i-take out na may mga sira pa yon. Kailangan, kapag ka binigay sa atin yung ipag-ibig, maganda, maayos, at kung ano yung kinuha natin sa kontrata na may tubig, may kuryente, may walang ilaw na bulb ha, pero may linya ng kuryente, may ties, may poset, dapat yun lahat ang ibigay niya.
yun, kung ano-ano pang pwede nating makita ay ating po ililista at kanila pong aayusin kapag mayroong mga defective pa na nagawa si contract or si developer. Kung wala po tayong nakitang mga defect, much better. But right after po na maayos nito, nila, ito, you agree na okay na, ibibigay na ni developer ang susi ng ating bagong bahay. So, congratulations po! Meron na po kayong new house! So, yun lang po. Sana po naintindihan nyo yung ating proseso kung paano tayo nakakuha ng bahay. So, first step as reservation. Second step is monthly equity or down payment. Third step, submission of documents. Fourth step, attend pag-ibig seminar. And fifth step is punch listing. So, yon. Para po sa mga documents natin, make sure na kapag binigyan tayo ng deadline ni pag-ibig, sundin natin. Kasi much na nasusunod natin ang deadline, mas bumibilis yung transaction. At napapabilis ang ating pag-take out dun sa bahay natin. So, guys ha, please comment down kapag ka may mga question ko kayo. At kapag kaya kong sagutin, sige go. Pero kapag ka hindi, I promise na aalamin ko siya para makatulong ako sa inyo. So, ayun, at this moment, nandito nga po ako sa aking nakuhang housing loan at Villaroma 7, Marilao, Bulacan. And ayun, gintong-ginto rin yung ginawa ko sa process ng pagkuha ko ng housing loan. Kaya tinake down notes ko lang to para ma-share ko sa inyong lahat. Yung limang process ng pagkuha ng bahay through pag-ibig. So, everyone na nangangarap at gusto pong magka-bahay, simulan na natin hanggat maaga pa kasi sinasabi ko sa inyo, mas tinatumatagal or mas dumadaan yung panahon, mas lumalaki yung bayad sa pag-ibig. Sa bahay. Mas tumataas yung rating. Sabi nga nila, di ba, yung bahay every year, tumataas yung presyo. Yun, so, guys, let's go! At abutin na natin yung mga pangarap natin. Buuin na natin yung mga pangarap natin. And thank you for watching. And please click the notification bell para subscribe at manotify kayo sa mga bago kong video. And maraming salamat sa lahat na patuloy pa rin nanonood sa aking vlog. Thank you so much! Bye-bye!